And speaking of COMELEC, eto na. Eto na po, mga kaibigan. Eto, makinig kayong mabuti. Kuya Kit Matienzo, yung Gate 8 team, Chard Gonzalez, Clark Tenesio, Engineer John Grow and Nico Beldad sa Pasig at QC and Batangas offices. Ayan, mga kaibigan. Eto, makinig kayong mabuti. Eto, mainit-init pa po ito, mga kaibigan. Oh, mainit-init pa, mga kaibigan. Parang si Kuya Mike Enriquez. Eh, no? Ano? Hindi kita tatantalan. Yan, yan na. Ito, makinig kayo mabuti. Babagalan ko lang para mo mabilis ka magsalita. Sabi siguro, mabagal ka naman talaga. Ito, makinig kayo mabuti, mga kaibigan. Naaalala nyo po ba si Director James Jimenez? Pwede mo kayo sumasagot eh. Sumagot muna kayo. Naaalala niyo po ba si Director James Jimenez? Ayun. Siya po ang spokesman ng Commission on Elections. Siya rin po ang director o bossing ng Department of Information ng Commission on Elections. So sila po ang in charge sa mga press releases diyan, mga impormasyon na may pati na yung naalala niyo, I'm sure naalala niyo rin tong may kinalaman dun sa Rappler, yung naging kasunduan ng Rappler at saka po ng Commission on Elections na later on umatras naman yung commission dahil mukhang napaikutan sila dun eh. Ano? Naalala niyo po? Sabihin nyo muna, naalala nyo ba? O yun, may mga sumasagot na, naalala nyo. Ayan, tanga. Si Director James Jimenez po, iniimbestigahan ngayon ng COMELEC and Bank ng Commission. Alam nyo kung bakit? So, wag na muna kayo sumagot. Ako na magkukwento. Baka matagal kayo mag-type eh. Ito po, naalala nyo yung impact ano ba yun? Impact hub. Yun yung yung pong kapartner ng COMELEC para po mag-stage ng debate. Naalala nyo yung may chibugan diyan sa may Sofitel. Siya tama. Yung nag-issue ng talbong na cheque sa Sofitel, yung IHM, tapos nag-guarantor itong si Director James Jimenez, sumulat pa ng official letter dun sa may-ari ng Sofitel at sinabi, bayaran, magbabayad po yan. Kambala dyan. Tapos, ang impormasyon po, galing mismo sa COMELEC, tinangkapan ni Commissioner, Director, na magbayad na ang Commission dun sa o ang COMELEC dito po sa IHM na ito para makabayad naman in turn dun sa Sofitel. Naalala nyo na. Nako, eto latest. Para na akong marites nito. Ito, nasa mita ko. Tubig! Ikaw, pagbutihan mo yung aking assistant. Ito. Abot mo lang. Ikaw eh, parang umihina na ako. Kasi itong misis ko, parang gusto pa yatang masaktan eh. Yun. Ayun, yun po yung, alam nyo na, na-establish na natin, ano? Tama, Nissan Leyte Cañete. Ginagarantyahan niya yung IHM nang walang kamalay-malay ang COMELEC. Parang kanta ng Kwan yun, ha? Ng ni Eli Buendia, saka nung ano ba yun? Alin yun? Yung walang kamalay-malay. Nang walang kamalay-malay. Oo. Na tinuruan mo ang puso ko. Ayun, walang kamalay-malay. Pambihirang patis, galit na galit pala tong si
sila commissioner. Alam mo, mami, yung commissioner ng COMELEC na bago, yung dating piskal, si Commissioner Bulay. Ang first name ni Commissioner Ray. Hari ito eh. Kaya si Commissioner Ray Bulay. Ayan. Si Ray Commissioner Bulay. Mabagsik yung masungit. Ako, maniwala kayo, masungit. Ito, update. Pero hindi ko nababanggitin yung... hindi ko nababanggitin ko sino yung kausap ko, ha. Pero medyo malaking tao to sa COMELEC, ha. Sabi naman niya sa akin, huwag ko raw muna siyang i-quote. Naintindihan naman. Naintindihan naman natin yun. Ito. Ay, nawala. Mami, naiwala ako. Asan na ba? Ano ba? Ano yun? Nasa download? Oo. Wala na naman, oh. Waiter! Ito, papakita ko sana sa inyo. Downloads? Oo, ando yung downloads eh. Buti na lang, meron akong technical person. Ito, ito, ito. Yan, galing! Woohoo! Ba't ganun? Ano yun? Hindi ko na... Oo. Hindi, pero paano yung kwan, yung kanina, para bubukulating ko? Ba't nawawala? Ito, 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 ito na, ito na. Para hindi ko naman papangalanan ako sino yung okay na ito. Napakita ko na sa inyo. Ito, naku, ito ako ha. Odd sa mga mahilig magbintang sa akin na fake news. Alam niyo naman ako. Pagka nagkwento ko sa inyo, positive. Hindi yung ito. Nagtanong ako dun sa Juan, ano bang balita kay Director James? Sabi nung kausap ko diyan sa commission, yes sir. Nag-submit na pala itong si Director James ng explanation niya nung Monday kahapon bago mananghali. Ha? At tomorrow po magsasubmit si Commissioner Bulay ng recommendation niya. At pansinin ninyo, at, yun ang pansinin nyo, yung at, ha? At, malaman po natin kung magbakasyon o expelled siya, expelled sa bahay ni Kuya. Naku. Nakuha nyo po ba yung point ni, munti ko nang masabi yung pangalan, no? Isa pong bubuit natin dyan sa COMELEC. Nagsubmit na daw po si Director James Jimenez ng explanation nung Monday bago mag-lunch kahapon. At bukas, Wednesday, April 27, ay magsasubmit daw po si Commissioner Bulay ng kanyang recommendation. Ano po ang maaaring maging rekomendasyon? Kung si James Jimenez, Director, ay magbabakasyon o expelled eviction, ano? Hindi ba eviction yon? Pagka bahay ni Kuya, eviction. Ako, patay kang bata ka, mga kaibigan. Yun ang matindi sa lahat. Ngayon, ang susunod na katanungan natin, ano ba ibig sabihin ng bakasyon o eviction? Ito po yun, mga kaibigan. Suspension or he can get fired. Yun lang po ba? Kasi, di ba nabanggit ko na sa inyo kahapon na nag-a-advise ako na pwede sa parte ng COMELEC so as not to influence the conduct of the investigation ay maaari pong gawin ng mga top brass dyan sa COMELEC ito preventively suspend Director James Jimenez, ano? Dahil medyo matindi po yung nangyari, ano? So, preventive suspension pero pwede pa palang i-terminate o sibakin sa pwesto. Medyo matagal na to si Commissioner, si Director James Jimenez dyan, ha?
Ilang taon na nga siyang spokesman dyan eh. Eh, natatapos po ba doon? Sa possible suspension o termination? Ito pa po yung sagot nung bubuit natin doon sa COMELEC. At posible po ang criminal prosecution. Posible po ang criminal... Naku, may kaso pa. Patay tayo din. Matindi palang magalit itong si Commissioner Ray Bulay. Oh. Kabago-bago eh. Nagbulay-bulay siguro eh. Eh, sabi ko naman, sabi nung kausap kong bubit, wag nyo lang po ako muna ikot. Oh, eh, okay lang po yun. Hindi ko kayo papangalanan. Kaya sabi ko, yes boss, no attribution. Oh. At may dinugtong pa yung bubit natin. Gamuntik na po mautaka ng komisyon, sabi niya. Later po, malaman nyo detalye. Naku po. Tindi pala nitong pangyayari na to sa COMELEC, ano? Tindi, mga kaibigan, no? So, abangan po natin ang rekomendasyon ni Commissioner Bulay sa NBank. Kasi ang parang mas dinamdam ng mga taga COMELEC, eh mga abogado po yan, hindi naman basta-basta abogado yung lahat ng mga commissioner ng COMELEC eh. Na tulad ni Commissioner Bulay, eh piskal yan eh. Eh ang problema po nitong si Director James Jimenez, kaya medyo mabigat yan, yung nagsulat siya, may paper trail mga kaibigan, sumulat siya, mayroong official letter. Maliban na lang kung i-deny niya yun. Sabihin, pineki lang po yung aking sulat. O, pwedeng ganun, ano. Pero oras na mapatunayan na positive yun, isip-isipin mo, as if he spoke in behalf of the COMELEC, eh, kailangan pala yan, meron pong authorization galing sa NBank bago ka mag-sulat-sulat ng ganyan. Ako. Eh, yun po ang siyempre, dinamdam ng mga commissioner yun. Pambihira ka, iisahan mo. Parang ganun, ano? Pambihira ka, iisahan mo pa kami, ha? Ganun. Talaga naman. Ha? Tinanong ko tuloy po sa mga tropa natin dyan sa COMELEC, paano ba yan? Meron bang kumita dyan? Eh sabi po nila, wala pa naman kasi wala pa namang nire-release na pera yung COMELEC dyan. Kaya lang, hindi lang daw pinabubusisi yata ng Anbank yung pinabubusisi po ng Anbank yung MOA mismo. Paano bang makakabawi yung ano ba? Hindi ba yung COMELEC? Paano, ano ba sa mga advertisement niyan? 'Di ba? Paano ba yung advertisement? Kung meron bang kita diyan sa mga TV station, Facebook, o mga nag-carry po niyan, radio station, eh paano parte ng COMELEC? Di ba may mga ganun yan? Eh, tanong ko nga sa kanya, meron na po bang nagbayad na advertiser? Naku, hindi pa yaka natin alam. Patay kang bata ka, mga kaibigan, yari.